Maraming Pinoy po ang patuloy na naghahanap ng magandang trabaho. Dadagdag pa riyan ang mga magtatapos ngayong taon sa kolehiyo at ang uso ngayon, online application. Isang click lang, posibleng mapasayo na ang trabahong gusto mo. Pero babala mga kapuso, ingat-ingat sa paraang ito dahil sa halip na pinakaasam na trabahong mahanapin nyo, baka mabiktima lang kayo ng mga manloloko. Bahagi na ng ating buhay ang internet dahil napapabilis ito ang komunikasyon at paghahanap ng impormasyon. Subalit dapat mag-ingat sa paggamit nito dahil ang internet tinatambayan rin ng mga manluloko. Siya si Dennis, hindi niya tunay na pangalan. Katatapos lang daw niya sa kursong nursing nang mabiktima siya di umano ng email recruitment scam. So, nag-check ako ng email, tapos meron akong nakitang email na sabi daw rare opportunity for everyone. So parang nainganyo ako, tapos nung binuksan ko siya, may sinabi nung nag-send na may opportunity nga daw na magtrabaho tsaka mag-aral dun sa UK. Bale, sabi dito, may address na binigay, so pumunta naman ako para tingnan lang sana. 100,000 piso raw kada buwan ang naghihintay na sweldo para sa empleyado, kaya naman talagang nainganyo si Dennis sa subukan ito. Pero para magkaroon daw ng trabaho sa United Kingdom, kailangan gumastos ng malaking halaga para sa proseso ng mga papeles. At dahil sa kagustuhang makuha ang sinasabing rare opportunity, pinagsikapan ng mga magulang ni Dennis na makalikom ng pera. Nagbigay sila ng down payment na nagkakahalaga ng 170,000 pesos pero simula lang daw pala yun ng sunod-sunod pang papeles na aasikasuhin at pagkakagastusan. Mahirap yung part na naka-start na kami tapos ang dami na namin nailabas na pera tapos eventually doon nila sinasabi yung mga additional charges which is wala na kaming choice kundi magtuloy at maglabas pa rin ng pera dahil nga kung magba-back out kami, mas malaking mawawala sa amin. Isang araw nabalitaan na lamang daw ni Dennis na peking recruitment pala ang napuntahan niya at ang insidente ito, malaking dagok sa kanyang pamilya. Pinakamalaking epekto siguro yung na-force yung parents ko na ibente yung bahay at lupa namin sa probinsya. Tapos lahat ng savings nila is nagastos na namin. Tapos may mga kamag-anak pa kami na hiraman. Tapos ngayon, parang nakikituloy na lang kami dun sa kamag-anak nung tatay ko. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, marami na silang natatanggap ng mga reklamo sa umano'y peking overseas employment offer na ipinadadala sa email. Meron silang ino-offer ng mga jobs sa abroad at sinasabi nila na they can be hired as through direct hiring. And dito meron din mga, kaya lang meron silang nire-require din ng mga payments as placement fee and processing fee. Isa raw itong panluloko para makakuha ng malaking halaga sa mga umaasa at nangangarap makapagtrabaho sa abroad. Kaya payo ng POEA, maging maingat at mapanuri sa mga natatanggap na job offer na ipinapadala lamang sa email. Siguro kung makakatanggap yan ng mga ganyong email, i-verify sa POEA kung ito ay legal at saka yung mga employer na yan ay accredited dito sa POEA o kaya kung merong license, kung merong agency na involved, tingnan natin kung yun ay lisensyado. Kasi doon sa mga nare-receive namin ng mga complaints, minsan yung ginagamit nila ng mga agencies ay mga kanselado ng mga agencies dati na nakapanloko ng ating mga workers. Para sa mga karagdagang impormasyon, tanong at reklamo, maaari kayong bumisita sa website ng POEA sa www.poea.gov.ph o kaya naman tumawag sa kanilang hotline number 722-1144 at 722-1155.